My God, guys. Maiyak ba kami dito? Intro pa lang yun, ha? Sobrang nanonood ako ng mga tao dito. Alam mo yung sa forest na nagluluto ng mga kung ano. Ano tawag ko? Primitive. Ay, hindi pala ako kami. Sobrang naiingit ako na galing nila magluto. Para... Turuan kita. Why? May Pati issue? Pati nag-alas ka na. Sabi mo nga sa'yo, he has debt. Yes. Hindi ko sabi nila, man. Kahit isang tao lang talaga yung maniwala sa'yo. Ako nagsabi mo? Oo nga. Yung success talaga, hindi naman mararating nyo yung nag-iisa ka lang. Hmm. May mga tao talaga na susuporta sa'yo, tutulong sa'yo. Alam mo yun, kaya... Kaya kung ano man yung success na nararanasan nila, they really deserve it. Yes. Not only because they tried hard, or they, not only because they have talent, but because they have worked hard for their dreams. Again. Yes. And today we're going to react sa isa sa mga ni-request niyo. Highly requested ito, yung KwentoJuan, yung interview nila sa KwentoJuan. Yes, kwento ng SB19. It's the struggle in the hustle. Yes. Okay. So let's start. Let's start. Hindi na kasi kami makatiis. Yes. Say hi, Woods. Okay. Hey guys. Before we proceed with the video, please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Also, hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga new uploads. Help us grow our channel so we can continue to share more travel and food videos, chikahan, at iba pang vlogs in the future. Thank you! Pili ko dati, malas ba talaga ako? During training days kasi ano eh, yung buhay ko, nakikihingi lang ako ng baon. Kung sa schedule, kung may baon siya, nakikimurout lang ako. As in, ganun-ganun ako. Kung wala silang pagkain, hindi kakain, ganun. Kung wala kang mahihingi na kahit ano sa ibang tao, matitiis. Tapos, maglalakad ka kung wala kang pamasahe. So, ganun lang siya. Ganun lang yung ano ko, routine ko na sabi nga nila, kung wala kang kumot na mahaba, mamaluktot. Parang, you're also watching us on YouTube. Wow! My God, guys. Maiyak ba kami dito? Intro pa lang yun, ha? Oo. At saka kasi napanood din namin itong sinabi niya na to. Same din niya yung sinabi niya kay Tony G. G-interview, no? Ng SB19. Wow. Okay. Okay, let's continue. Let's continue. What's up, everyone? And welcome to another episode of KwentoJuan! Grabe yung energy ni Josh. Yeah! Nakakabutas ng pader. Ang taas! Woo! Makataas! Kasi tigambula ka! Ayun, kamusta okay. Na po kayo boys? Namiss po kayo. Sabrang namiss po. Welcome sa presko natin. Bakit ba natin sobrang saya? Ha? Tanong. Bakit ba sobrang saya na? Sorry guys, pero sino ba itong The Juans? Ito ba ay mga vloggers din? Or ano sila? Diba? Yan yung kilala. Di ba may mga band on The Juans? Yes. Ano, ito yung mga ano, OPM singers din, di ba? Oh, really? Okay. Okay. Bakit ba sobrang saya kasi natin? Kasi sobrang excited natin sa magiging guest. Oh. Ayan. Kasi na-miss din natin sila. Oo, oh, sobra. And I'm sure masusok sila na, oh my goodness, talaga nag-guest sila dun sa KwentoJuan. Sure. Gaganan yung mga fans. Ganun talaga yung tanong. Oh my goodness. Hindi, iba yung fans nila eh. International. Yeah. Oh my God. Ganun. Oh my God. Diba? Oh. International. Oh. At saka, alam mo, sobrang saya natin. Mm. Bakit? Kasi, ayun, nandito pa din tayo sa Bulacan. Quarantine pa din. Masaya naman yun dahil nasa sa'yo naman kung paano ka magiging masaya. Saya. True. Dun sa lugar? Kung saan ka magiging masaya. Okay, huwag na natin patagalin pa. I'm sure yung mga makakakita ng show na to, mapapa, what? What? Ah! Nice segue, ha? Yeah. So, huwag na natin patagalin pa, pero ang tagal na action. Pero ang tagal na natin. Ito na po ang best voice ng Pilipinas.
SB19. But before we start with that interview, ito pa is during the quarantine. Pa? Yeah, this was... Kailan ba to? Nasaan yung date? But wala. But anyway, oh, basta, ano sinabi nila eh, yeah, during quarantine. Diba? Okay. Anyway, okay, let's continue. What's up? Kasama natin si Ken, Josh, Pablo, Justin, and Stel! Hi guys! Namiss namin kayo ng video. Kamusta naman kayo? Man! Nagtatansyahan kung sino mo. Actually, parang sad pero na-overcome naman kasi nga quarantine ulit tayo, balik na naman sa dati. Ayun, malungkot, pero at least may mga ways kami dito. Ako naman, medyo para sa akin yung quarantine, nakakalungkot, pero at the same time, parang naging time ko talaga para ayusin yung mga gamit ko kasi naglilipat ako ngayon. Ah. So, since wala kaming mga schedule, wala kaming masyadong ginagawa, bukod sa paggawa ng mga kanta pa na i-release namin, nakapaglipat ako ng mga gamit ko, wala akong katulong, may isa-isa ko ng mga gamit. So, It worked for my favor naman yung quarantine, kahit pa paano. Nice. Productive naman. Akala... Oo, bakit? Kasi labot agad. Akala ko may sabihin. Ikaw, Josh, kamusta naman yung quarantine? Sa akin kasi parang feeling ko naman na ngayon, sanay naman din talaga ako kung nasa bahay, maroon nasa labas lagi. So, ngayon, since nasa bahay, nag-aaral talaga ako ng magagawa. Naging productive sa sarili ko. Ayun, inayos ko yung mga gamit ko, nag-ano ako. Tapos, parang nag-try ako ngayon matuto na kung ano-ano mga bagay, ganun. Tapos, try ko ma-explore pa kung anong pwede ko, yung skill ko or paano, ma-explore pa na ibang bagay na pwede ko matutunan. Nakita nga namin na nag-vlog ka na yung ngayon. Pinapanood namin. Vloggerist. Sino nga ba ang isang Josh? Ayan! Sabi niya doon, gusto niya doon. Parang alam mo, si Josh, natutuwa ako sa attitude niya. Mm-hmm. Down to earth. Oo, and yung walang keme. True. Walang keme. No? Kaya sa interview niya before, no? Ayaw makita ng mga tao yun. Yeah, you were saying? May vlog na daw siya, diba? So, we have to check that out. Yes. Yes. Okay. Hey na, Josh. Yung behind the stage. Kasi ito yung backing Josh. Galan? Hindi! Nasa isip ko. Hindi nasa isip mo? O, diba? Asa naman si Ken? Si Ken. Ihuli natin si Stel. Ako? Yeah. Okay naman ako. Ano naman ang kakaabalahan mo? Ako kasi parang pag umabot ng mga 2 a.m. or 3 a.m. sobrang nanonood ako ng mga tao dito. Alam mo yung sa forest na nagluluto ng mga kung ano. Parang hindi pala ako kami! May something in common sila. Kasi hindi na mga type na ano eh. Kaya hindi namin napanood yung SB19 eh. Kasi ibang pinapanood namin food eh. True. Diba? Something. Primitive life. Yeah. Gumagawa na swimming pool sa gitna ng gubat. Tapos pagkagising ko, tinatry ko talaga magluto. Kasi sobrang naiinggit ako na galing nila magluto. Para... Turuan kita! Pati kumain, girl. Ituro mo. Ng food, ha? Ang sarap ako noorin. Lalo rin mukbang. Tapos air fryer lang yung gamit. Ako yung lutuan na yun. Kawali. So, sa umiis talaga ako magluto. Para at least, kasi, prito-prito lang alam ko talaga na Iba't ibang klaseng luto ng egg. Oh, that's great. Take note, guys. Sinigang na egg. Hindi po sopas yun, sinigang po yun. Sinigang yun. Pero nakikita ko sa background ni Ken, parang bukod sa nilulutong pagkain, mukhang nagluluto din siya ng mga bagong kanta. Oh, very producer yung background. Ano nga
nag-practice pa rin naman. Nag-practice lang ako. Nice. Practice nice. Ng arrangements. At syempre, last but not the least, Stel, happy birthday. bakit happy kasi birthday, Kuya Carl? Blender. Pulang-pula? Kasi pulang-pula. Pula. Red ka daw. Hindi, tsaka, hindi, baka lang na-miss out ko, i-greet ka, ganun. So, sorry. Wala pa, sa ano pa? Sa June pa, Oh, malapit na, hoy. Malapit na yung June. Kasi June na yun eh. Oh. June. Oh, mukhang... Hala, June ngayon. Kailan ang birthday niya? Kaya nga. Oo nga, no. Kailan birthday mo? Ano na? Ayun nga eh. Malapit na nga eh. Mukhang magsiselebrate ulit ako ng birthday sa bahay. Huwag naman. Huwag naman. Puntahan ka namin dyan. Oo nga. Pwede naman sa bahay. Nasa kasama kami. Nasa may dalang foods. Oo. Hindi naman halata ang lamis natin sila, no? Oo. Wait lang, hindi pa nga nakikwento ni Stel eh. Oo nga. Sorry. Sorry, excited kami sa birthday kasi. Oo, Chef Stel, kamusta ka naman? Ayun, kagaya ng lahat, okay naman. Marami rin ginagawa, tinatry, pinagkakaabalahan. Tulad nila, nag-explore din ng iba't ibang bagay. Nanonood ng mga random videos na pwede matutunan sa internet. Okay naman. Masaya naman. That's good. Well, gusto ko ipauna na sa lahat. Gusto namin magpasalamat sa inyo kasi kinaunlakan niyo yung invitation namin. Yes. Alam namin na super dami niyong ginagawa and this is supposedly your rest. Pero inistorbo namin kayo. So, thank you very much. At ramdam na ramdam namin yung pagmamahal niyo sa amin. Yes. Dahil pinagbigay niyo kami. Ano ba naman yun? Kayo pa ba? Si Jama pumupunta pang Bulacan. So, susunod ko tanong. Si Jun, nagtatampo ka pa ba kay Justin? Nakaayos na hindi ba kayo? Hindi naman. Actually, natutuwa ako kasi nagkakaroon sa mga bagong kaibigan, bagong maraming kaalaman siyang natutunan sa inyo. Sana. Kaalaman o talokohan. Talokohan kung ano pa man yan. Pero yun, nandun pa rin yung offer ko kay Justin na mag road trip kami kasama ang buong grupo. Alam niyo, may proposal ako. Punta kayo dito sa Bulacan. Mayroong lugar dito, DRT, mga falls, mga bundok, mga hills, ganyan. Para ka napunta ng Bohol, na Palawan, na Boracay, wala pala beach. Basta ganun, may nature. May batis. May mga batis. Pero tapos malapit na sa Manila. So, tara, let's go. Kasi napuntahan na namin and we... Daging, di ba? Pili ko pagkasama kayo mapahig si Ja, pero pag kami lang... Barb! Dang it! Wait, may issue? Pwede na alas ka na si Justin. Okay, yama. Oo. Baka naging kaklose niya kasi itong the ones. Oh, yes. Tignan natin yung panic ni Ja. Baka gusto niya mag-explain. Can you explain your side, bro? Kasi... Nagsawa ka ng panic. Kailangan... Hindi! Para ma-miss ko kayo, talagang kong mapatunayan, may miss ko kaya sila pag umalis ako, gano'n. Hindi. Okay, so gusto ko din pala kayo i-congratulate sa inyong latest single na What? Grabe. LSS kami. May certain tone yun eh, di ba? O, di ba? Hindi lang kami ang na-MSS sa mga songs ng SB19. Sila din, Diba? And for sure, madami. Oh, yes. Dami na fans, no? Correct. Diba? Natutuwa ako sa ano nila. No, kasi... LSS lahat ng 18. Yeah. What? What? From the music production to the music video, talaga na mga international level. You raised the bar for OPM. Mm-hmm. Not just for groups, pero for OPM in general. I think I will not be shy to say that's probably the best music video I've ever seen na Filipino made so far in my entire human being life. Oh, wow! Kailangan natin panoorin yun. So, kailangan talaga namin panoorin yung what ng music video pala. Oo. Okay? Because we have watched, di ba, yung ano nila, mga natin, solos nila. A few days ago, di ba? Yung what na live performance. So, it's a must-see pala. May idea na naman kami. Yes. Yeah. We tell it to everybody that you meet. Na sobrang nakaka-proud yung ginawa niyo. Now, ang question ko lang is, syempre, you guys worked so hard for this, pero
yun bang reaction ng mga tao towards it? Because I saw a lot of celebrities tweeting about it. Mm-hmm. Saw a lot of people raving about it. Is it something that you hoped for or is expected knowing na, okay, ginaling nga namin, so sana okay to. Pero yung reaction ba na natanggap nyo, is it something that overwhelmed you? Or how did you feel with all the reactions? Super, of course, hindi namin na-expect, pero siguro parang gusto namin mangyari. We're hoping na sana maganda yung maging reaction ng tao, sana marami kaming ma-inspire, maraming maka-appreciate, and yung level na sobrang dami, yung mabilis na pag-angat ng views, sobrang overwhelming siya for us kasi nga, pinaghirapan namin yun eh, and we really want it to be successful, and we're happy na ayun, na kahit papano na naging successful kami dun sa mga gusto namin mangyari para sa music video. So kahit na sobrang hirap yung ginawa namin, sobrang effort yun guys, sobrang time, madaming problema, parang nabawi yun na ito, at least may nangyari, maraming natuwa, maraming naka-appreciate, natutuwa nga rin kami kasi nakita rin siya ng ibang artist na alam niyo na na-appreciate din nila kahit parang nilulook up namin sila, especially yung mga fans ang natuwa sila. So, ayun, very happy. Yeah. Pablo, ikaw, kasi I think nung mga may mga standby moments tayo sa TM na pine-playback ni Pablo yung kanta. Tapos, alam na naalala ko na nasa holding air tayo, tinugtog or kinanta niya yung snippet nung buhat. So from the time that you wrote the song to the time that it was released, gaano yung level ng fulfillment mo na ganun yung kinalabasan ng baby mo? Kasi ikaw ang sumulat na. For me, katulad din siguro ng meaning ng kanta, sinasabi kasi doon na you need to be proud of yourself, you need to be proud of what you do for you to be able, or you need to love yourself for you to be able to project the whole potential of yourself. Parang ganun yung sinasabi ng kanta. And ako, every time na gumagawa ako, syempre, nanihingi ako ng mga opinion galing from the members. And yun, parang kinoconsider ko lahat yung mga sinasabi nila. And parang para marinig or para makabinig ng mga uri sa mga tao na tinitingala namin, sa mga tao na sumusuporta sa amin, or talagang sinasabi nila at kinikwento nila na grabe, nakaka-inspire yung message mo. What? Sobrang fulfilled na talaga kami dun. Kami, hindi lang ako personally, kami talagang lahat, sobrang fulfilled kami dun. Kasi talagang pinaghirapan talaga namin yun. Hindi namin, hindi kami nag-stop hanggat hindi kami nasa-satisfied dun sa ilalabas namin. Yeah. And talagang binuhos namin dun. So, sobrang thankful kami sa lahat ng natuwa at sumuporta dun sa kanta na yan. Grabe. Yeah. Thank you sa inyo lahat. So, Pablo, you were talking about the meaning of the song. Pero curious ako, ano yung naging inspiration niyo? What drove you? What pushed you to actually come up with the song? That's directly inspirational. Kasi yung grupo namin, meron talaga kami yung ultimate goal. And that is for the Filipino talent to be known all over the world. Mm-hmm. And yun, katulad nga sa nang sinasabi ko, interconnected kasi yun. Katulad ng sinasabi ko sa previous interviews namin na like, iba't ibang countries nag-focus yan sa different things kaya sila kilala sa isang bagay. Yeah. So, I think sa sobrang talented ng mga Pinoy, sobrang daming talented na Pinoy talaga na sa tingin ko, pag nag-focus tayo dito sa craft natin ito at talaga namang binigay natin, binuwas natin sa lahat na yung energy resources natin doon, feeling ko, we can reach new heights talaga eh. Yeah. Feeling ko, makikilala talaga tayo sa buong mundo. Tsaka bukod sa talent, iba yung puso ng Pinoy, iba yung puso ng Pinoy. Kasi alam mo, ang daming, sa totoo lang, ang hirap dito sa Pilipinas, ang hirap mabuhay sa Pilipinas. Pero no matter what happens, yung mga Pinoy nakangiti pa rin yan. Makikita mo yung drive nila, makikita mo yung passion nila na mabuhay to survive. And kami, gusto namin na i-share sa mga tao yung mga experiences namin sa buhay. Kasi we feel like kailangan nila yun. Lalo-lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. Maraming pinanghihinaan ang loob. Maraming gustong sumuko sa buhay. Parang kanta namin, parang we're here to remind them that
they don't need to be afraid. We're all in this together and we can get through this in time. Talaga darating yan sa atin. Kailangan lang natin paniwala at darating yung mga blessings. Yeah. Sabi mo nga sa'yo, he has depth. Yes. Mm. Kung magsalita sa mga... Obvious ma- naman sa kanya. Yes. And be able to write songs like that. Galing. Diba? Tsaka nakaka-inspiring sa natin. Ano siya eh, no? Very smart siya magsalita. Mm. That's what I napipick up ko sa kanya. Sa vibes. Uy, may mga pag-pick up ng vibes. Ganun. Tsaka... Darating ang mga biyaya. Oh. Parang ano yun, no? Oo. Hindi ako nagtataka kung bakit naging parang intertwined yung grupo natin. Because we're kind of beating the same heartbeat. It's the same heartbeat eh, to inspire the nation to dream again. To inspire kids na mangarap muli at magpunyagi sa mga ginagawa. Ang lalim ng punyagi. Punyagi, magpursigi. Nasa Bulacan ka kasi. Dito ako excited pagkwentuhan. Kasi marami siguro sa mga nakakilala sa inyo, nakilala kayo na famous na kayo, like you're on top. Ako especially nung na-encounter ko kayo, you're already, you went up. Kasi gala go up, so up, nasa up na kayo. Galing na mga banat mo to. Ano, nakilala ko kayo, nandun na kayo sa up. Pero, hindi alam ng lahat yung prosesong pinagdaanan nyo. And that's something that I'd like to talk about. Ano ba yung mga backstory nyo? What made you decide to be part of SB19? Ano yung na-experience nyo bago kayo naka-go up? Ganun. So, let's start with Ken. Ayan, si Ken. Parang Ken. Nag-stop kasi ako ng ano, nag-stop ako ng study at that time. Nag-stop ako ng study, nagpaalam ako sa parents ko na sabi ko, magpapahig. Wait lang ha. Kung si Ken talaga, may pa-cool talagang effect. Kaya may cool na effect siya. Cool lang siya. Chill. Humihimig ka na naman dyan, girl. Yan muna ako ganun. Tapos next year na lang ako balik na ano, aral. And dumating itong opportunity na minessage nga ako ni Josh. Gusto mo ba, ano, recommend kita na ano, mag-audition sa ano namin. Tapos oh, ako naman, curious ako, ano ba itong sinasabi ni Josh na parang may group nga daw. Tapos ayun, natanggap ako sa ano sa parang naging ano yun eh parang naging virtual audition ko. Nag-send ako ng video sa kanila. Kinakulit ako, sabi nila. Parang okay lang ba sa iyo na pumunta dito? Pero yung problema ko talaga no kasi wala akong kapera-pera talaga. Wala akong kapera-pera so doon ako nagpaalam sa lola ko. Sabi ko sa lola, lola, baka hindi na ako magana, baka hindi na ako tutuloy mag-study muna. Sabi niya bakit? Sabi ko kasi nag-audition ako tapos natanggap ako sa isang company. Sabi niya, seryoso ba yan? Baka scam daw, ganun, scam. Sabi ko, scam, hindi, uwi ako ulit. Sabi ko, ganun. Scam nga. Sabi ko, uwi ako ulit. Tapos, sabi niya, wala daw kami, wala kaming pera. Sabi niya, ganun. Sabi ko, utang ka muna kailang tita. Sabi ko, utang ka muna. Yung lola ko lang talaga yung ano, kasi hindi ko pinaalam sa lahat kasi siyempre gurando, hindi ko payag, di ba? Pero nung time na yon yung umano ng plane ticket ko, si Josh. Si Josh talaga yung umano ng plane ticket ko. Si Josh. Yung dala kong pocket money ko, 1.5. 1.5 lang yung dala kong pocket money. So ako, no, personally, namumroblema pa ako paano. Tapos nakarating ako dito, sabi ko, paano ba bumiyahe yan papuntang ano, nung studio na yon. So, nag-taxi ako, tapos yung nagbayad ko ato, magkano ba yung 600 na lang. So, grabe yung ano, grabe yung pinagdaanan ko. Tapos, buti na lang, may tita naman ako dito na taga Manila talaga. Nandito siya nakatira, so sa kanila muna ako nakikita lang. Pero nakakahiya, sobrang nakakahiya kasi parang inisip ko, dapat di ako maging pabigyan sa kanila. So, ako gumigising ako ng 5 a.m. Magluluto, magbubuwis ng plato, maglilinis na ako. Para at least pagising nila, may kakainin na sila eh. So, para hindi naman sila bad trip, di ba sa akin? Mahirap na ako sa akin, palayasin ka pa. Tapos, hindi ka nakikitira ka pa, nakikicharge ka pa, nakikiwifi ka pa, wala kang binabayad sa kanila. Kasahin talaga ako nakikita sa tahig. Hindi naman ako sanay talaga na matulog sa home na higaan. Kasi lumaki akong bukid, nagbubid talaga ako. So, ano ako sa baling? Alam niyo yung baling? Yeah, running.
simple lang, pamumuhay lang. Halos kasi yung family namin, marunong talaga tumugtog ng instrument, gano'n. So, nakuha ko talaga sa kanila. So, ayun, isip ko, why not, diba, sumugal ako na mission nga, ganito. Kahit sabi ng lola ko, scam daw. Sabi ko, let's try. Na audition ako, tingnan natin kung matanggap ako. Tapos, natanggap ako, masaya naman sila sa resulta, gano'n. Do, sobrang daming struggle, sobrang daming hadlang, sobrang daming ayaw. Ayun, naabot ko to. And sobrang nakatawa kasi I'm happy na I'm with these guys. I'm just great individuals na kasama ko ngayon. And sobrang laki ng pinagbago ko. Pinagbago ba talaga ako? Pero sobrang laki ng pinagbago. Parang dito ko natutunan na tanggapin yung sarili ko because of them. Siguro si Pablo, siya yung parang nagsasabi sa akin na nandun po ganyan, maging proud. For example, sa boses ko talaga, kasi hindi ko talaga, I really hate my voice kasi sobrang lalim, kasi hindi ako makaabot ng mga matataas na range. So siya yung nag-anong sa akin na hindi naman kailangan na mataas. Yung kailangan mo dyan skill, tapos yung kung paano mo execute, paano mo kantahin talaga, yung style na sarili mong style. So, sobrang na-inspired ako na gano'n na, yun nga, mas maging proud sa kung meron. Yeah. Grabe yung laban, yung laki. Wow. May ano ko sa sinabi niya, na para bang yung inaccept niya yung sarili niya. Mm. Ang galing kasi kung kailan sila sumikat, mas na-accept nila yung kung kailan sila sumikat, na-embrace nila yung skills, talent. Yung pinanggalingan nila. Mm. Well, other people na naging successful, kinalimutan nila. Yung, di ba? Kinalimutan nila yung nakaraan nila. Well, sila, they've stayed grounded, di ba? Yes. Hoy! Di ba? Oh my God. Yung mga pinagdaanan, yung sinasabi ni ano ba yun? Nagigising siya ng kasi nahihiya siya sa nakikitira siya sa auntie niya. Mahirap yun, ha? Oo, minsan nga, mas madali pa makitira sa ibang sa ibang tao. Oo. Kesa sa kamag-anak, hindi ba? True. Laban ni Ken, yung sa pag-abot ng pangarap mo, hindi lang siya a matter of sisikat ba kami? Mm-hmm. Pero siya yung ultimo, saan ako titira? Saan ako kukuha ng pagkain? Diba yung even yung basic needs, oo. Actually, yung time na yun, hindi ako nagsabi na pupunta ko sa kanila. Bigla lang ako surprise! Surprise siya, sabi na, uy, ba't nandito ka? Sabi ko. Tapos ayun, pinento ko sa kanila. Diba kasi pag pwede pa alam ako dito, pupunta ko dyan. Hindi mo pa yun. No choice na. Galing. Dapat surprise. Ganun pala. Ay, tita, nandito na po ako. May kaning lamig po ba tayo? Alam ko sa labas ng katutulog. Bibisitahin natin sila. Ganun na lang. Katok na lang tayo. Tapos ano yung pwede natin iinit na ulam? Ako sobrang nahihiya ako eh. Kasi pag nakikitulog ako kala Kuya Carl, ako pa yung umuubos ng pagkain. Si Ken siya yung nagluluto. Pero ako yung umuubos ng pagkain. Pero ito yung kwento ng Juan na sobrang from Bukid sa Zamboanga ba, Ken? Tama ba? Yes, Zamboanga. From Bukid sa Zamboanga. Yung lugar na ako, wala talagang signal yung pre. Ay, wala signal, wala phone, hindi uso, wala phone doon. Yun, so simpleng Juan na nangarap. Tapos nung nagkaroon ng opportunity, hindi madali pero pinursu, pinaglaban. At ngayon, nandito na. And si Ken yung isang example na, kung kaya ni Ken, ikaw pa kaya kung lalo na kung nandito tiga Metro Manila ka, mm-hmm, or nandito ka lang sa paligid tapos nawawalan ka ng pag-asa. Mm-hmm. Take Ken's life for example. Grabe, sobrang inspiring. Oh. So doon naman tayo kay Joshua, Josh. Yung Josh. Okay. Si Josh yung recruiter. Yung nagpahiram ng recruiter. Yung nagpahiram ng plane ticket. Well, ako, anong pagbagi kwento ko? Kasi marami na naman ako na ikwento. Siyempre, siguro sa akin kasi itong opportunity na to, yung parang, alam mo yun, sa performing, ito na yung pinakamalaking sugal ko sa buhay. Kasi bukod sa hindi ako magaling talaga dito, parang ang pinangahawakan ko lang yung pangarap ko. Ganun. Tapos, yun nga, naturally, para sa akin talaga,
naging pangit talaga yung karanasan ko growing up, at kahit nung lumaki na ako na parang tumanda na ako, hindi pa rin smooth sailing. As in, talagang feeling ko dati, malas ba talaga ako, ganun. So, hindi ko masabing ginhawa talaga siya, kasi nandun lahat pa rin yung hirap. Parang, everyday, maghahanap ka pa rin ako sa ano yung kakainin mo. Nung during trainee days kasi, ano eh, yung buhay ko, nakikihingi lang ako ng baon. So, pag walang ko si Sejun, kung may baon siya, nakikimurawat lang ako. As in, ganun-ganun ako. Ano lang, wala, parang, kung wala silang pagkain, hindi ka kain, ganun. Kung wala kang mahihinga na kahit ano sa ibang tao. Wait, sino si Sejun? Hindi ko alam, pero nakakaiyak yung story nila. Kaya nga. Eh, mamunong talaga si Lord. Ah, hindi kasi, di ba, ang kwento nila, marami daw talaga sila before. Mm. Hanggang sa kumunti na ng kumunti. Kasi umaalis na. Maalis na ulit. Hindi na sa swell, hindi wala naman sila swell. Pero alam mo, marunong talaga si Lord. True. Matitiis. Tapos, maglalakad ka kung wala kang pamasahe. So, ganun lang siya. Ganun lang yung ano ko, routine ko na parang sabi nga nila, kung wala kang kumot na mahaba, mamaluktot, parang gano'n. So, hindi, wala akong choice. Kumbaga, marami akong responsibilities. Marami akong responsibilities sa buhay. Marami akong kailangan talagang in reality na gampanan. Pero, ayun, itinataguyod ko pa rin yung pinangahawakan ko na gusto ko. Ito pa rin yung pangarap na ito. Kahit parang medyo malabo siyang marating, gano'n. Kasi sobrang labo talaga before. Parang, alam mo yun, marami talagang magdadaanan bago makarating dito. And thankfully, ayun nga, naging part ako ng SB19 na isa ako sa mga parang kahit pa paano naging matatag, tumibay yung loob, ganyan, na naging parte ng grupo na ito. At, ayun, feeling ko naman worth it lahat ng ano, paghihirap. Ayun nga, from being bored up until siguro until the age of 25, ganyan, dun lang nag-start eh, parang ganun eh. Dun lang ako nag-start na medyo mawala yung ano, mawala yung feeling ko na malas talaga ako. Kasi dun lang ako nakakita ng liwanag. Lang talaga yung nakakita ng liwanag. And maybe yung feeling na malas ba ako is actually the same reason why you kept fighting hard for what you really wanted. Josh, tanong lang, when you started performing, to the time na masasabi mo na successful na kami sa ginagawa namin, how many years ang inantay mo bago ka nakatikim ng success? Matagal eh. Kasi nakilala ko sila Stel before yung grupo nila sa iyon. Talaga sila yung ina-idolize ko. Sila yung parang kung gusto kong maging magaling, kailangan sila yung standard ko. So, nung naging kagrupo na nila, tuwa ako, tapos tinayin nga nila ako sumayaw, na nananalo na kami ng competitions, doon ko nararamdaman na, wow, may ganito pala, may parang, may pwede palang ma-achieve kahit wala kang, kahit feeling mo wala kang kwenta talaga. Yung feeling mo yung buhay mo, wala namang purpose, pero doon sa mga na-achieve namin, syempre yung mga inarana sa akin din ng mga competitions, ganyan. Grabe, no? Talagang, yung lagi nga lang yung pag-uusapan na, yung success talaga, hindi naman mararating nila nag-iisa ka lang. May mga tao talaga na susuporta sa'yo, tutulong sa'yo. Alam mo yun? Kaya, sinisense sila sa inyo ni Lord para tulungan ka, or, you know, magbigay ng lesson sa buhay mo. They're part of the journey. Yun yun. Yun yung parang naranasan ko na nagkaroon ako ng purpose in life. Ganun. Na ito din siguro, parang gusto ko na rin ito pa rin ito. Gusto ko mag-excel pa sa bagay na ito. Pero after alam mo yun, back to reality, normal person ka pa rin. So wala. Hindi ka naman umaman dahil nanalo ka. Hindi ka naman nagkaroon ng career talaga dahil nanalo ka, di ba? So, gusto ko pa mag-excel sa performing. Tapos ito na, may nabasama na nga ako sa grupo na ito. Sa nakilala ko sila. May mga tao din pala na parang pareho ng pangarap mo, pareho ng visions mo.
na gusto rin. Yung parang same interest din sa about sa field na to. Nakampi mo. I think that's the most important thing talaga sa group, ha? Sa group. Kaya mayroong mga nagtatagal na group because they have same dreams and vision. Kasi kung tipong ano lang yan, yung petix-petix lang, alam mo yun, hindi magtatagal na yan. Kung merong isa na yung parang, isa lang yung may gusto, pero yung iba pa nagtatry lang. Mm. Alam mo yun, parang hobby lang. Kaya nga, di pa marami yung nadi-disband kasi may mga umaalis na hindi naman talaga fully andun yung loob nila. Pero, from what I'm hearing, is lahat talaga sila eh. Talagang, they struggled. Imagine mo, walang sweldo, yung sa panindating isa. 3 to 4 years. Sabi mo nga sa inyo, isang buwan, magwawala ako. Magwawala ako. Ang hirap nun, wala kang kita. Alright, di ba? Ganun talaga. Pablo, na parang, alam mo yun, very, ano rin siya eh, talaga eh. Focus sa gusto niyang marating din. Saka si Stel eh. Si Pablo tsaka si Stel talaga yung parang, na ano, kinakapitan ko nung mga time niyo. Kasi wala pa si Justin tsaka si, ano nun, si Ken. Parang kinakapitan ko na etong mga to, sigurado ako in the future parang magiging successful kami, parang gano'n, dahil pare-pareho kami ng mindset. Yun na yung ano ko, iniisip ko. Then, yung success na parang sinasabi nyo, sa totoo lang, kahit hanggang ngayon, hindi ko pa masasabing success, pero slowly, nararamdaman ko dahil sa love na natatanggap namin at sa support na natatanggap namin, mas nararamdaman kong gumagaan na yung pakiramdam, na nawawala na yung paunti-unti yung hate ko sa mundo, yung ganun levels. Kasi hate ko talaga yung mundo, parang ganun daw. Parang iniisip ko minsan, napaka-cruel naman ang mundo, talaga unfair para sa mga tao katulad kong ganun. Pero ngayon, dahil pinaparamdam sa amin na mahal kami ng mga fans, ng mga tao, parang unti-unti, nawawala yung hate ko sa lahat, parang ganun. Very inspiring. Ang dami ko ng notes eh. How about you, Stel? Ano naman ang kwento mo bago ka naging part ng SB19? Yeah. Gano'n ba kahirap yung mga pinagdaanan mo? Ano na rin to? Kung sasabihin ko, share ko na rin yung story para na rin sa mga kung sino man dyan na nangangarap pero natatakot, nahihiya. Sana maging kahit pa paano maging example or kahit pa paano magkaroon kayo ng lakas nito. Nagsimula kasi ito nung high school lang. Doon ko na-realize and doon ko naramdaman sa sarili ko na parang bakit ka nahihiya, bakit ka natatakot, bakit hindi mo subukan. Yun yung mga salitang tumatak talaga sa isip ko. Parang, sino ka ba para mahiya? Sino ka ba para matakot? Ano bang ginawa mo masama para itago mo yung sarili mo? Parang gano'n. Growing up kasi, kaya ako natakot and kaya ako nahihiya. Kasi, nung bata ako, lagi akong lapitin sa mga nangaaway, mga nangaape, mga bully, ganun. Pero, hindi ko pinapakita yung side ko nung bata na naaape ako. Kasi, pag tinignan mo ko ngayon, di ba para akong bibukid, parang ganun. Kasi nung bata pa ako, talagang hindi ko pinapakita na mahina ako pag ginagano nila ako. Basta pag may nangaaway sa akin, hindi ako lumalaban, hindi ako pumapatol. Tapos, ayun, habang lumalaki ako, doon ko na-realize na parang, di ko ba't ganun, pag mabait ka sa tao, parang mas lalo ka nila kinaabuto, ganun. Dumating na ako sa point ng ganung pag-iisip. Pero never naman ako nag-hold ng galit, ng grudge ng mga taong nakapi sa akin noon hanggang ngayon, mga ganun. Tapos ayun nga, nung high school, hindi naman siguro sa hadlang, pero kasi yung parents ko, mas gusto nila na mag-focus ako sa studies kaysa sa mga extracurricular activities sa school. Okay naman sa kanila, pero yung mga okay sa kanila mga inter-school project, inter-school na mga gawain. Pero yung mga, bawa, sasali ka ng dance group, tapos lalaban sa labas, mga ganun, hindi na nila gustong gawin ko yun. Kasi mas gusto nila mag-focus ako sa school at kung ano yung mga kabuti para sa akin sa school. Pero naisip ko kasi noon, sabi ko, bakit hindi ko itry? Wala naman siguro masama. Tapos ayun, hanggang sa tinry ko lang magpursige. Pero sa sarili ko noon, iniisip ko parang may mararating ba ako sa ganitong ginagawa ko kung talagang mag-focus lang ako sa studies ko. Tapos, nagkaroon ako ng mga friends na nagpo-push sa akin na parang, alam mo Stel, may talent ka naman, bakit hindi mo pasubukan? Wala namang masama. Kung kaya mo naman pagsabay yung studies and yung gusto mong gawin, yung extra na gusto mong gawin,
Kasi honestly, sa studies, hindi naman ako yung masasabi. So, super matalino, hindi naman ako masasabi yung super magaling talaga sa class. Pero siguro, ako yung masasabi kong masipag lang, ganun. And yung grades ko naman, hindi naman ako bumabagsak. Kumbaga, so-so, okay naman ako, parang ganun. Kaya sabi ko, feeling ko naman, kaya kong pagsabayan, basta hindi lang ako babagsak. Okay na yung ma-maintain ko, hindi lang ako babagsak. And then, dumating sa point na, okay naman, nakagraduate ako ng high school, ng pinagsasabay ko. Naisip ko na yung sinasabi niya na may mga kaibigan siya nagpo-push sa kanya, di ba? Alam mo, doon sa sinasabi nila na gano'n, na-realize ko lang talaga na yung mga tao na nagsasabi sa'yo ng positive, isa man yan, is nagbibigay talaga sa iyo ng ano ba? Lakas na loob. Nag-fuel talaga yan eh. Hindi mo lang agad napapansin. Mm-hmm. Pero ano yan eh, subconsciously na ano yan eh. Kumbaga na ang tawag doon, na napipick up talaga eh ng ano mo, ng subconscious mo. Kaya nga diba sabi nila, yan. Kahit isang tao lang talaga yung maniwala sa'yo. Ako nagsabi mo? Oo nga. Oh, kasi sa mga totoo 'yun, i-share mo. Like, hindi ko alam ba. Teka na 'yun. Kasi narinig ko 'yun sa'yo. Isang tao lang yung maniwala talaga sa iyo. Kahit conquer the world. Yes, ayun. Ako 'yun. Ako 'yun, girl. Totoo 'yun. At totoo 'yun. 'Di ba? Katulad ng sinasabi nila, isa lang ang may maniwala sa iyo. You know, and someone that you trusted or someone that you trust talaga. Kasi minsan, di ba, hindi natin nakikita yung ano natin, yung maganda sa atin. Uh-huh. Ang laging nakikita natin sa sarili natin kung ano yung kulang sa atin. Flaw natin. Oo. Pero yung ibang tao na talagang may totoong pagmamahal sa'yo at may totoong support sa'yo, sasabihin nila sa'yo kung ano yung maganda sa'yo, ano yung makakasama sa'yo. Tsaka ipupush ka talaga nila na, alam mo yun, sa... Sa right na direction. Na mapabuti ka. Oo. So, kahit isang kaibigan lang, hindi kailangan natin, lalo yung mga kabataan, na ang dami-daming mga friends, pero hindi naman nila alam kung sino ang totoo. True. We should be choosy sa mga kinakaibigan natin, sa mga kaibigan natin. Alam mo yun? Hindi naman kailangan naman madami. Isa, dalawa, okay lang yan. Basta mga totoong mga kaibigan, di ba? Kasi sila talaga yung, at saka yung families, di ba? Na, ano eh, nag-fuel sa'yo to do better talaga. May magsabi sa'yo na magaling ka. Magaling ka. Kaya mo yan. Yun lang salitang kaya mo yan. Minsan kasi, ikaw hindi ka na naniniwala sa sarili mo eh. Mas madaling hindi magtiwala sa sarili, di ba? Mm-hmm. Yun, yung pag-aaral and pag-dance. And from there, naka-build din ako ng konting confidence and konting at tiwala sa sarili ko na parang, meron naman pala akong kakayanan, sige, tuloy natin to. So, ayun, nag-college na ako. Nung college, dun ako mas nagkaroon ng maraming circle of friends na mas nagpupush sa akin. And, ayun nga, na-mention ni Josh na dun ko nga nakilala, yung mga kakilala ko nung high school, bumuo kami ng group, which is yung sayo niya. Tapos lumalaban kami internationally, and then, sa kasama akong palad, nagkaroon kasi ng time nung college ako, pinagsabay ko yung studies, yung pagsasayaw, and yung pagiging working student. Para makatipid din sa ano, sa tuition fee. Ayun, kailangan ko mag-working student. So, pinagsabay ko yung tatlong yun. Tapos, pili ko nung time na yun, kailangan ko mag-strive harder para, alam mo yun, may mapatunayan. Sa panahon kasi noon, kami yung mga maraming iniisip na parang, dapat ako, marami akong mapatunayan sa pamilya ko kasi mas pinili ko to. Tapos, from Las Piñas kami nakatira, yung pinag-enrollan ko, Makati. Sobrang layo. Everyday yun, everyday travel. From Las Piñas, Makati ko Las Piñas, uwian yun. So, aral, practice ng sayaw, and then work. Yun yung ginagawa ko every day. Tapos dumating sa point na sobrang pagod na ata, hindi na kinaya ng katawan ko. Nagulat na lang ako, umuwi ako sa bahay, sobrang nalalambot ako, tapos hindi ako makatayo. Tapos lahat ng kinakain ko, tinusuka ko din, gano'n. Tapos dinala ko ng parents ko sa hospital, tapos ayun nga. Sabi ng doktor, muntik na ako magkatulog sa baga. Sa sobrang dami yung mga ginagawa ko siguro, pagod din. Tapos doon talaga parang nalugmok ako. Kasi wala, lahat ng pinagpaguran ko, lahat ng naipon ko, doon din napunta sa pagpapagaling ko. And doon ko na-realize na parang
dapat pala hindi mo rin pinapagod yung sarili mo. Kasi yung ginagawa mo, yung pinag-iipunan mo, mapupunta rin sa wala pag ikaw na yung nawala. Mm. Parang ganun. That matuto ka rin na alagaan yung sarili mo, ganun. Wag mo sobrahan yung paggamit sa katawan mo kasi ito rin yung mawawala. Sa suffer. Tapos ayun, nung nagkasakit ako, syempre hindi ko na pwede ituloy yung status ko kasi napunta na lahat sa pagpapagaling ko. Yung mga sinisweldo ko dun sa ano sa pinagtatrabahuhan ko, dun din napunta sa hospital. So napag-desisyon na ng family ko na kunin na lang ako ng tita ko sa Japan. Makatulong ako sa kanya dun and pwede niya pa ako bigyan ng extra money, kumbaga sweldo, sa pagtulong sa kanya. Para yung may ipon ko dun, pwede ko rin ibigay sa family ko, sa parents ko sa Philippines. Parang ganun yung naging setup namin ng family ko. Naging okay naman ako, nag-stay ako ng 6 months sa Japan. And then pagbalik ko ng Pilipinas, ayun, natuloy na nga yung sinasabi ni Josh sa iyo, and then doon ko siya na-meet, doon ko siya naging friend, and then naging kagrupo ko siya. Tapos, dito na rin dumating yung pag-try ko na sumali sa audition for SB19. Actually, nung una, sorry, medyo ang haba ng story ko. Okay lang. Next week, sa pagpapatuloy ng Kwento Juan. Okay, so may B10. Ano pa pala yan, B10. Oh, may episode 6. Episode 5 pa lang to. So may episode 6. So abangan niyo ang part nito. Gagawin namin in the next couple of days or maybe tomorrow. Who knows? Or maybe later, 'di ba? Pero ito lang yung masasabi ko. Lahat tayo talaga may struggle sa buhay. The only difference is kung paano natin talaga siya i-handle and paano natin tingnan yung mga struggles na yun. Is it something to, ito ba yung nangyayari sa buhay natin as hindrances? Or is it only a test that we have to pass para marating natin yung dreams talaga natin? Mm-hmm. Oo. Diba? Kasi baka mamaya it's a test eh. Tapos tumigil ka na. Tumigil ka, sumuko ka. Diba? Parang ganyan. So, nandito na pala. Mm-mm. Nandito ka na. Tapos nag-give up ka. Yes. And mahirap. I am so curious dun sa ano talaga, no? sa back story ni ano ni Josh. Kung bakit dumating siya sa point na hate niya yung ano. Kasi diba sabi niya, simula ng bata sila. Bata siya, parang hirap sila sa, feeling ko lang yung hirap sila sa buhay kasi everyday pa niya iniisip kung ano yung kakainin niya. Parang gano'n. And yet, look at them now. Look at him now. Wala siyang pamasahe, maglalakad. Actually, naaranasan ko yun sa Sharjah, sa Dubai. Diba? Hindi naman, na nagsistart ako. Mm-mm. Kasi, ang work ko, sobrang layo dun sa tinitirahan ko. So, hindi naman everyday pwede ako mag-taxi kasi di ba mauubos yung sahod mo. So, magbabas ako, tapos maglalakad ako. Maglalakad ko mga nasa 1.5 to 2 hours, ganun. Wow. So, pumayat talaga ako nun. Which is, ano, mag-umpisa ka na yung good, may ano, good side din. Diba? So, yun lang, pagod ka. Tapos, kinabukasan, agad ang pasok mo, di ba? Pero nakakaano tong ano, nakaka-inspire. True. Itong kwento ng SB19. It's not just your typical Ang dami nila na pagdaanan na. It's not just, you know, a one-hit wonder. No. Alam mo yun? They've been through a lot. And they deserve. Kaya kung ano man yung success na nararanasan nila, they really deserve it. Yes. Not only because they tried hard, or they, not only because they have talent, but because they have worked hard for their dreams. Perseverance. You know, not giving up. Anyway, we'll continue this Kwento Juan episode 6, okay? Wait for it. We'll upload it in the next couple of days. But definitely, we'll finish it and we'll be reacting to more of SB19's performances. Okay? Yes. So, we hope that you've enjoyed this reaction video. Hindi kami ano eh, talagang nakinig talaga kami eh. Hindi namin kayang magtawa eh. Kasi parang, alam mo yun, andito. Nakakaiyak kasi siya, di ba? Para bang, ayun.
nakaka-inspire, gusto mong gawin yung mga ginawa nila na para bang maniwala sa sarili mo parang. It's easier said than done. Mm. Diba? It's easier said than done. Real talk. Diba? Okay guys, we hope you like, we hope you enjoyed this video again. Thank you and we'll see you again next time. Bye! Bye.